si Ferdinand Evelyn Marcos ay ang ikasampung pangulo ng Republika ng Pilipinas mula 31 Disyembre taong 1965 hanggang 25 ng Pebrero taong 1986. Siya ay isinilang noong 11 ng Setyembre taong 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Si Marcos ay nag-aral sa Maynila at nag-aral ng abogasya noong mga huling taon ng 1930 sa Universidad ng Maynila. Inipis siya para sa pagpatay sa kalaban sa politika ng kanyang ama noong 1933 at napatunayan nagkasala noong Nobyembre taong 1939. Umapila siya sa Korte Suprema ng Pilipinas at napawalang sala pagkalipas ng isang taon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig siya ay naging isang opisyal sa Armadong Puwersa ng Pilipinas. Ang pagganti ni Marcos na siya ay naging leader sa kilusang gerilya ng Pilipinas ay isang mahalagang kadahilanan sa kanyang tagumpay sa politika, ngunit ipinahayag ng mga tala ng gobyerno ng Estados Unidos na siya ay may maliit papel o hindi talaga bahagi sa mga gawain kontra hapon noong 1942-1945. Mula 1946 hanggang 1947 si Marcos ay naging technical assistant ni Manuel Rojas, ang unang pangulo ng Malayang Republika ng Pilipinas. Siya ay miyembro ng kapulungan ng mga pinatawa ng Pilipinas 1949-59 ng Senado 1959-65 at nagsilbi bilang Pangulo ng Senado 1963-65. Noong 1965, si Marcos na isang kilalang miyembro ng Liberal Party na itinatag ni Rojas ay tumiwalag dito matapos mag-idol na makuha ang nominasyon ng kanyang partido para sa pagkapangulo. Pagkatapos ay tumakbo siya bilang kandidato ng nasyonalista para sa pangulo laban sa pangulo ng liberal si Diosdado Macapagal. Nanalo si Marcos at itinalaga bilang pangulo noong 31 Disyembre, 1965. Noong 1969 siya ay muling nahalal at naging unang pangulo ng Pilipinas na naglipot sa ikalawang termino. Sa panahon ng kanyang unang termino ay nagawa niyang mapabuti ang estado ng agrikultura, industriya at edukasyon. Ngunit ang kanyang administrasyon ay magulo dahil na rin sa dumaraming demonstrasyon at marahas sa mga aktividad ng mga gerilya. Upang muling ipahayag ang kanyang mandato, nagtawag si Marcos ng bagong halalan sa pagkapangulo. Ngunit isang matinding kalaban sa politika ang lumitaw, ang biyuda ni Aquino, si Corazon Aquino, na naging kandidato ng oposisyon para pagkapresidente. Pinaniniwalaan ng marami na nakuhang talunin ni Marcos si Aquino dahil lamang sa napakalaking pandaraya sa pagboto ng kanyang mga taga-suporta sa halalan noong 7 ng Pebrero taong 1986. Habang labis na pinawalang saysay sa sariling bayan at sa ibang bansa ang kanyang buhay na hinalang pagkapanalo sa eleksyon. Mahigpit na pinanatili ni Marcos ang kanyang pagkapangulo habang nahati ang militar ng Pilipinas sa pagitan ng mga taga-suporta niya at ng legitimong karapatan ni Aquino sa pagkapangulo. Natapos lamang ang isang matinding sagupaan na naganap sa pagitan ng dalawang panig noong si Marcos ay umalis sa bansa noong 25 ng Pebrero taong 1986 sa pagtibok ng Estados Unidos. Tumakas siya papuntang Hawaii kung saan siya ay nanatili hanggang sa kanyang kamatayan noong September 28, 1989.